What's up friends? Good morning and welcome back to another video. So today, susubukan natin gawin ang aking dream bike ride and pupunta tayo sa Baguio ng nakabike. So let's go! Time check 4:14 from KFC Congressional Ride out na kami. Ito ang makasama natin, si B at si Shaky at si Ate Aika at Kuya Jem ko sa likod. Pero madilim pa, hindi ko sila makikita. So, nag-start kami dito sa Congressional Ave. Ang daan namin, East Service Road. So, lima lang kami today. Pero, this will still be fun. May kawayan na kami. Magpa-5 na ng umaga. Pacing namin, 25-26 lang. Very chill pace pa. Kanina pa pala kami pumapadyak dito sa MacArthur Highway. Malapit na kami sa Giginto. And in fairness, ang ganda na ng daan dito. Sa kabila na lang yung nakakatakot. Hey, Giginto na tayo. Lusong tayo dito tapos sunod nito yung arko ng Malolos. Malolos. May lubak. Diretso na kami sa Arco ng Pampanga. Malolos na tayo. Oras ngayon, 5:50. Pero wala pang araw. So, diretso na kami ng Arco ng Pampanga habang di pa mainit. Susulitin namin yung dilim. 6:06 ng umaga, diretso na ang padyak. Nag-CR lang kami doon sa may Shell Kalumpit. Pero ngayon, diretso na. Maliwanag na. At ang takbuhan namin, ganyan lang oh. 26, 27, 25. And nandito na kami ngayon sa Kalumpit. Nakaka 57 kilometers na ako. Sila siguro mga 40 plus. So mag-50 na rin. Ang kapal ng rumble strips. Pero yun, padyak lang ng padyak. 6:38, arko na kami ng Pampanga. Picture. Ride out na kami ulit. So napag-usapan na namin, next stop namin sa Angeles na kay Aling Lusings. So doon na kami magbe-breakfast. Bawal yan! Pinagbabawal ng tik-tik yan! Tranco Gaming si B. Nasa harap din natin si Shaky. 28-28 lang. Hindi nakakapagod. Hindi mabilis pero hindi rin mabagal. Sakto lang din kami. On time naman kami. Magsi-7 pa lang. Sana hindi sobrang init mamaya. Sana ganyan lang yung panahon. Malamig yung hangin. Rematiin mo ayang kabayo, B. Uy, grabe! Iniwan! Sheesh! Ano to? San Fernando, no? Ah, Santo Tomas? Welcome! Ah, sarap mag-bike shop, oh! Santo Tomas ba? Ay, Batangas! Pampanga na pala kami. Kala ko San Fernando na eh. San Fernando na! Akala ko Santo Tomas na lang. Akala ko din eh, naprank mo ako Santo Tomas eh. Malapit na kami!
Aling Lusings! 7:40, nandito tayo sa BMW San Fernando. May kinuwang plaka si Senator, Senator Jemco. Wait na lang natin siya. Pinauna na kami ni Kuya Jemco sa Aling Lusings para maka-order na daw. Nihintay pa yung plaka niya eh. So, susunod na lang siya. Sad news, sarado ang Aling Lusings. Hindi ko alam kung maaga pa or dahil holiday, pero sarado siya. So, hanap kami ng iba. May Walter Mart naman dito. Yan, may mga stores din. Ayun o, McDo. McDo na lang kaya. McDo Gaming again. Uy, nagchichismisan kayo. Ano yan? Time check, 8:58. Mag-alas 9 na. Ride out na kami ulit. Dito na si Kuya Jemco at nakakain na kami. So, balik pa jack na. Kakarga na din pala kami, mainit na eh. Malamang, sobrang init na nito sa Tarlac mamaya. Ito na yung magandang bike lane sa San Fernando. Separate na bike lane. Maikli lang din pala yun. Lalabas din yung bike lane, pero malawak pa rin. Pero syempre, dahil hindi protected, sinasakop pa rin ng mga sasakyan. So, ingat-ingat pa rin. SM City, talabas na agad na kami. Bali, nasa loob ulit kami ng bike lane. Yung bike lane dito, medyo weird. Kumbaga in and out. Minsan nasa labas kami ng highway, minsan nasa loob. So, yun. Play by ear. Pakiramdaman mo na lang kung saan ka pupunta. Pero, lagi mong piliin kung saan mas safe. Now approaching Angeles City. Sponsored by Rotary Club of Angeles North. Nice. Ganda oh. Street. Shaky. Saka, dyan na ata yun. Dyan na yun. Yun, long traffic na. Ito ang mahirap pag day ride. Traffic. Malapit na kami sa NCC. Sa Clark. You know? Kung saan kami nag-gravelton race. Very familiar ang lugar na to. Ganda. Kompleto na ulit kami. Dumiretso si Kuya Jemco. Pero same lang naman. Pinabalik lang ni Ate Aika. Pero yun, back on the road. Okay, bawal daw. Balik kami. More mileage. 7:11. What to buy? Ride out na kami ulit. So, napag-usapan, hanap muna ng masisiaran, tapos dire-diretso na target sa Tarlac. Or kung hanggang saan man kayanin. Yun, Shell. May Dunkin' po. Charis. Food trip ride pala. Last week, no, natahal na pala tayo. Marilaw. Yung dati, 10, dati 5. Diba? Top 5. Top 5 na lang. Diba? Ride out na ulit. Baliwan na lang kami. 100 kilometers to go. Dire-diretso na lang to.
grabe, traffic. Sarap na sana ng padyak eh. May traffic pa eh. Pero mukhang palengke naman kasi to. Town proper. Oo. Town proper eh. Bamban, straight ahead. Tarlac City at Baguio kanan. Pero, SCTEX yan. So, diretso tayo. Magkakargaan na. 28. Kanina, 32. Alam ko, part din to ng ano eh, ruta ng gravel to. Dadaan tayo ng Bamban Bridge, di ba? Dito nagkargahan yung mga ano eh. Yung mga kumarera talaga. Oy, oy, oy. Teka lang. Yan na, yan na, yan na. Yan na. Luck. Bamban Tarlac na kami. Siyempre picture. Hoy. Ingat. Kilala mo? Wang. Ah, okay. Raymond. Akala ko di mo na naman kilala eh. Ano ang rekta? Ha? Pangasinan daw. Pangasinan. At bukas Baguio. Ride out na ulit. Sa ilang beses naming dumaan dito, ngayon lang kami nag-picture. Pasyal face kasi kami today eh. So, nag-take time na kami. Tsaka nung mga daan namin dito, ewan ko ba, laging sinasabi namin next time na lang. Buti na lang ngayon may picture kami, ang gaganda ng mga shots namin. Kanan na! Pasok na sa gravel! Dito sa kanan, sa I Love Bamban, diyan kami pumapasok. Pag gravel to. Pero diretso tayo. Diyan ako pinulikat, magpasok dyan, putin, pupulikat na ako. Sa Sakovia? Dito, at after na lutong. Oo. Pinulikat na ako, alam do. 26 km! Tarlac City, 26 km! Yun o. Balik kami. May nakita kaming pwedeng pag-field tripan. Baguio ride na may konting field trip. Death March na shrine daw eh. Pero di ba yung Death March sa Bataan? Tarlac Death March meron din? Let's see. March Memorial Shrine, Tarlac. Ayan yung Memorial Shrine. Oh, loko. Oh, loko. Kasi itong araw, ang balik tayo para ng ano, ng Bataan. Para di ako naniniwala. The good one. Shade Shay. Para ikaw lang kita. Para ikaw lang kita. Nagpa-selfie tayo. Okay. Back to the main road. Tapos na ang aming side trip na field trip. Dito yan sa Capas Tarlac. So kung magma Manila to Baguio kayo at wala naman kayong hinahabol na oras, pwede nyo rin yung daanan. Ka
Starlock na kami. 11:53 ng umaga. Nag-alas 12 na ng tanghali. Pahinga lang konti habang may kausap si Sen. May transaction. Okay. Pajak na ulit. In fairness, kahit mag-alas 12 na ng tanghali, bearable pa naman yung init. May hangin eh. Actually, medyo malakas yung hangin. Hindi ko alam kung naririnig niyo ko eh. Pero yun, pajak na kami ulit. Ang next na target namin is Tarlac City. Next na bayan nun ay Gerona. So, napag-usapan namin na doon na kami kakain. Mahaba-habang false flat na yung tinatakbo namin. Medyo masakit din to ah. Tirik na din yung araw eh. Alas 12 na. Ayun o, 1%. Tapos 23 ang takbuhan. Medyo masakit. Uy, navigation ah. Picture! Lungsod ng Tarlac! Alas 12 na eh, alam ko. Uy! 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 Hotdog! Bobo daw. Not nice! Not nice! Eh, Citex kanan. Tayo diretso. Papuntang Pangasinan. Gracias Maligaya Food House. Eh, milk tea. Dinomakan. Tinola. Nang papaya at saka sayo sa tinola. Time check 2:12 na ng tanghali. Ride out na ulit. Napasarap ang kwentuhan at kain doon. Sarap yung kinain namin, tapos malamig yung aircon, so nagpa-cool down na din. Pero ngayon, balik padyak na. Grabe yung init. 32 degrees. Feeling ko hindi pa nag-a-adjust yung temp dito. Parang 40 degrees na yung nararamdaman ko. Sakit! After 150 km, oh, may new hope. Kapag ka wala ka ng hope, may new hope. Ay! Kainit. Bagyo, kuya. Kaya, sige na. Pwede, sabay tayo. Go na. Tinawanan lang tayo ni Kuya. Ganda na ng daan. Pero na Tarlac. Woo! Ala. Uy, grabe naman. 34, 35, 36, 37, 38. Grabe, bibilis. May nagsisiga. Paniki! Kala ko may sunog eh. Paano? Grabe yung usok eh. Kaya makapal. Ay grabe, sad sa mata. Shit! Ako din. Eto na. Paniki Tarlac. Welcome, Paniki! Welcome to Paniki! Paniki, oh! 3:13 na. Picture taking sa welcome arc ng Paniki. 57 kilometers to go.
para makadating sa aming accommodation sa Poso Rubio. We are 11 kilometers away sa Villasis. Grabe, sobrang haba nitong Tarlac. Mga patuka on the side. Pero nasa Villasis. Ay! Saan na ba tayo? Bukada pa rin. Asan na rin? 11 kilometers away pa rin sa Villasis. Pangasinan! Eh! 4:43. Grabe ka, umay, oy! Woohoo! Eh, wala ka na. SM City, Rosales. Traffic ulit. Hanggang Urdaneta na ata to. Ito yata yung nakita namin sa Google Map na pulang-pula. Pwede sana tayong gumilid or sumingit sa gilid, kaya lang puno rin. Bolinao, Manawag, Dagupan, dito yung daan, kaliwa. Tayo diretso. Oh, ang ganda! Kaya lang may truck sa likod natin. Ganda oh. Sa wakas, Villasis na, tapos traffic pa din. Late kasi ng daan eh. Grabe tong MacArthur Highway na to. Ito ata longest highway in the Philippines eh. Parang hanggang Pagudpud pa ata to. Correct me if I'm wrong. Urdaneta na tayo. So traffic ulit dito. Hop, pahinga ata. CR? Sige. Yun, Petron. CR na ang lahat. Ride out na ulit. 13 kilometers na lang hanggang sa accommodation namin sa Poso Rubio. So, konting padyak na lang. Nagdidilim na rin. Buti na lang maliwanag dito. Although may mga ilaw din naman kami. So, konting tiis na lang. Sabi mo, sabay. Ba't nauna ka? Oh. Tara. Sige kami sa Baguio. Sige kami sa Baguio, ha? Shout out. Hindi na mag-vlog niya. Last 3 km. Umay na umay kami sa patag. Mental challenge tong ruta na to. Yung mahabang patag. Sobrang nakakaumay. Sobrang haba ng Tarlac. Yun! Idol! MGF! Ala, tinabos pa niya. Tinabos yung 200. Finally! 621. MGM na. Hi! 621. Lion Grand. 212 kilometers. Sa'yo? Oo. Oh,
212. Day 2, let's go. Shit, ang sakit. Thank you sa Malayan Grand Mansions. Dito kami nagstay. Time check 8:46 in the morning. We are running 7 kilometers .39 from Malayan Grand Mansion. Yung pinag-stayan namin sa Pusurubio. So, paahon na kami ngayon ng Baguio. Ang goal namin is makaahon sa Cannon Road. Sana papasukin kami. Kasi may nag-announce na na pwede nang dumaan doon. Pero hindi pa rin namin sure. Kasi may mga siklista daw na hindi pinadaan kahapon. Pero ang gulo eh. Kasi nag-announce na yung LGU. So itatry pa rin namin. At total kilometers ng ride today, nasa 44 kilometers na lang. So siguro 35 kilometers doon, puro ahon. Kaya ngayon, pacing-pacing tayo. Pinakita na yung aahunin namin, oh. Grabe. Welcome to Municipality of Season. Last town na ba ito ng Pangasinan? Bago umahon? Yeah. Rosario. Oo. Rosario. La Union na yung Rosario, eh, di ba? Yeah. Ay, di na pala natin madadaanan yung Arco. Hindi nga. Magkikailan natin. Pero pag bumalik tayo mamaya, madadaanan. Babalik kayo? Di na ako babalik? Ito yung season na stopover, oh. Stopover ng mga Victory Liner na bus. Nostalgic yan kasi lagi ako nasa Baguio, tas dyan lagi yung stopover. Favorite ko dyan yung hotdog sandwich tsaka potato corner. Pa-Rosario na kami. Pa-Rosario La Union. And ang haba ng false flat. 2% na false flat. Nainsayo na kami sa spinning. Dumaan kami dito sa Arco ng La Union. Sayang eh. Sayang punta namin. At ang ganda. Welcome to La Union. Arco ng La Union. At ito ang view. Ganda. Ride out na ulit. Alam ko after nito eh ahon na eh. Mahaba-habang ahon din to. Mga 28 kilometers siguro. Check natin yung total mamaya. Nag-research ako, wala akong mahanap na total kilometers eh. So, i-goal natin na ma-figure out sa ride na to. Kung sino pa yung masasakit yung tuhod, sila pa yung nauuna, oh. Sakit pa tuhod niyan. Ayaw na tumuloy niyan. Ito yung sangang daan. Pa Marcos Highway, kaliwa. Dito tayo sa Cannon Road. Morning po. Diretso na tayo dito. Sana papasukuin kami. Ang daming bumabalik na siklista. Mukhang nakakatakot, ah. Ano sabi? O, oh, diba? Pwede. Tsaka magpipicture din tayo dun sa Arco ng Benguet, eh. Saan daw? Pwede? Pwede daw dumiretso. Ano yan? Daw pwede? Okay, diretso na tayo. Check natin kung gaano kahaba yung ahon. Sabi ng mga siklistang dumadaan, pwede naman daw. So, sana nga totoo. Kasi medyo magulo eh. May ibang nagsasabing hindi. Mga nagko-conserve pa. 16-16 lang. Spinning. Pampainit ng legs. Passenger princess tayo dito sa likod.
maganda. Yung sangang daan doon, ano yun? Hati ng Pamarcos tsaka Pakenon. Ito Pakenon. And ayan na ang Benguet Arc. Hey! Ah, bibidyoan mo kami. Yeah! Tutuloy na kami. Woo! Go! Tagapitik for hire. Sige. Yan na, yan na, yan na. Oh, loko! Pinabalik daw sila. Eh, kami susubukan namin eh. Oh. Ala. Ala, bago kayo rin na lang. Tatayin choice eh. Okay, tuloy ang plano. Nakapagpaalam kasi kami sa admin nung page na nag-share. Actually, parang LGU yun eh. So, medyo official. Medyo official. May confirmation kami. So, yun ang aming pangahawakan. Sana'y mapapasok kami. Yan ang view. Oras ngayon, 10:28. Napakainit na. Pero, sana habang umahon, malamig. Nakakatakot tong lusong eh. Kasi pag may lusong, malamang matindi ang ahong. Pero gusto talaga namin dito sa Kenon umahon kasi naka 20 kilometers na kami. So more or less 23 to 24 kilometers na lang yung ahon. Tsaka diretso na to ng Lion's Head eh. Mas short din to compared sa Marcos. Although matarek. DPWH Tollgate. Di namin alam kung saan naharang yung mga siklista kanina. Saan kaya sila naharang? Banda pa. Ah, banda dun pa. Camp 1. Oh. Speed limit 40 kilometers per hour. Ayun na, sir, ma'am. Down, down. Ayun na, malalaman na natin. Bawal ipapit. Okay, approved. Bawal ipapit. Pero lahat ng siklista di pinapasok eh. Ito po sa atin, friends. Oh. Nag-waits mo eh. Pang-waits lang kama pang. Pero nagmamakaawa na kanina. Sige na boss, lima lang kami. Medyo lumalamig na. Or dahil mapuno. Pero iba yung hangin. Oo nga. So far, 2%. Pero medyo mataas na tayo. 220 elevation. Ngayon. Mas manipis pala yung daan dito. Parang basa-basa yung kalsada. Ganda.
Ito pala yung ginagawa sa Cannon Road. Nagro-road widening. Pinapalawak nila yung daan para mas madami yung mga daan dito. Ganda. Yan na. Simula na ata ng ahon na mahaba-haba. Kanya-kanya muna kaming pacing, ha? Yan talaga sa ahon. Ride at your own pace. Basic. Tuba, Benguet. Ano namin to? Ganda. Tumayo na. Maiksi lang yung mga ahon. 5%. Pero maiksi lang, oh. Traffic. Yun lang, masikip. Ayun na yung lion. Napaaga yung lion. Mas okay yung lion dyan, Bo. Don't head lang, eh. Slow down. Ayun na yung ginagawa. Ayun na. Kalahati yung daan. Gilid tayo, guys. Gilid. Oshi! Gilid, guys. Biglang dumami yung sasakyan. Kung kailan magpipicture na. Picture. Sayang ang view. Picture. Okay. Ride out na ulit. Ito ang view na pinagpicturean namin. Solid. Nag-take time kami as usual. Mga solid 20 minutes din. Pahinga na rin. Pero tuloy padyak na. Okay na. Mahaba-habang 8%. Na-burn na yung longganisa. May bangus pa. Maabot ng 12. Ha? Tumira ako, medyo masakit, eh. Ha? 10% ngayon. Buti may recovery. Ha? Whee! Konting recovery. Better than nothing. So far, nakaka 10 kilometers na tayo from Arco ng La Union. So, mas okay talaga umahon dito. Mga 14 kilometers na lang bago kami makarating sa Lion's Head. Ayun lang naman talaga ang goal namin, makarating sa Lion's Head. So, konti na lang. Achievement unlocked na naman. Konting tiyaga-tiyaga na lang. So far, banayad pa din. Naglalaro sa 4-5%. Pinakamatarik na yung 12 kanina. Kurba store daw, oh. Ganda, oh. Baka may makikita ako dito. Wait lang.
Chucky. Nag-ride out na kami ulit. Grabe ganda sa likod, oh. Wow! Yun, oh. The view is viewing. Matindi yung init. Nananakit. 12:53 na ng tanghali. Napapasarap ang aming mga kwentuhan sa stopover. Saya kasi. Pero okay lang. Yan, may hangin! Oo, hangin! Ganda! Grabe! Diba? Ganda! Grabe! Grabe! What a view! Such a scenic route! 39.64 kilometers na kami from Malayan Grand Mansion. So more or less 7 to 8 kilometers na lang papuntang Lion's Head. Grabe! Konti na lang. Matatapos na natin ang aking dream ride. Feeling ko naman lahat ng siklista, dream ride tong Manila to Baguio. Okay din yung ride namin. Ginawa kong 2 days para hindi masyadong pagod. Kasi, syempre, di man tayo competitive. Again, ang goal lang natin, makapunta sa mga lugar na gusto nating puntahan gamit yung bike natin. And ayun, yung day 1, puro patag. Sobrang umay ng patag. Total 200 kilometers. May mga part pa na naliligaw-ligaw kami dahil Google Maps lang yung sinundan namin. Pero masaya pa rin kasi syempre ang sasaya ng mga kasama natin. At di tayo na bored dahil dinaan namin sa tawanan yung pagkaumay namin. Pero tip lang kung babalakin nyo tong ride na to, make sure na maganda yung bib nyo. Kasi ang ginamit kong bib shorts ay GRC. And so far, hindi na nakit yung singit ko. Yung mga kasama ko ngayon, iisa ang reklamo. Ang sakit ng singit nila. Dahil syempre, ang haba ng saddle time. So yun, magandang tip. Mag-invest kayo sa magandang bib shorts. Hanap kayo ng makapal. Yung pads ha, hindi yung tela. Kasi pag makapal din yung tela, minsan na iipit yung singit. So yun, hanap-hanap kayong magandang bibs. Tapos, isa pa palang napansin ko sa ride na to. Dahil nga 2 days yung ride, maaga kaming nag-ride out, tapos buong araw kaming nasa kalsada. So isa sa mga downside, na traffic kami, inabutan kami ng traffic. So isa din yun sa mga dapat na i-prepare nyo. So pagandaan nyo, yung mindset nyo na matatraffic kayo. Isa pa sa dapat nyong paghandaan is budget. Kailangan may sapat na budget kayo. Pwede kayong magtipid, pero mas okay pa din kung malaki-laki yung budget na iaalat nyo para meron kayong emergency na pera kung sakaling may emergency kayo. At syempre, speaking of emergency, importante yung mga tools. So kami, kompleto kami sa tools. Bawat isa sa amin may pumps, may mga pang patch kit, and others na kailangan kapag ka may aberya. At kung mapapansin nyo pala, wala kaming dalang mga gamit. Nag 2-day ride kami. Ang ginawa namin, sinakay namin sa sasakyan yung mga gamit namin. So mayroon kaming mga kaibigan at kapamilya na magbabagyo rin. So sinabay na namin sa kanila yung mga gamit namin. And ayun, saktong-sakto. Sobrang laking ginhawa sa amin na hindi kami nagdala ng mga bag. Pero grabe, saludo sa mga nag all the way na may mga bag. Dami naming nakasabay. Yan, shout out kina Kuya Aris. Yung nakasabay namin sa Pangasinan. Kada arko, nakasabay namin.
papunta siya ng Manawag, and I think by now, nag-enjoy na siya doon. Madami pa tayong ibang nakasabay, so shoutout sa inyong lahat. Saludo sa lahat ng mga gumagawa ng ride na to. Grabe, sobrang test of patience. Pero sobrang sulit ng view kapag ka nandito ka na. Ano? Tignan nyo naman yan, no? Whew. Bridge ulit to. Ganda. Kaya lang yan yung mahirap. Medyo makipot yung daan dito. Although, mababait naman yung mga nakakasabay namin so far. Binibigyan kami ng space. Pero kung dadaan man kayo dito, ayun, ingat-ingat. At swerte din pala kami dahil pinapasok kami. Siguro dahil ready din kami. Actually, nag-confirm kami sa Facebook page ng LGU kung pwede. So, I think miscommunication lang kung pwede na nga bang pumasok o hindi. Pero wow! Ganda! Wow! Camp 5! Bridge 2! Ganda! Grabe oh! Sulit naman ang dayo dito pag ganyan ang view. Another bridge! Bridge crotch! Laspag na! Another bridge crossing! Sabi ni Shaky, total of 12 bridges daw to. So kung gusto nyong libangin ang sarili nyo habang umaahon, magbilang kayo ng mga bridge. At ito, ahon na naman. Grabe. 10% yung kanina. Medyo mahaba. Mga 1km siguro. Pero buti na lang, after nun, recovery. Whew. Medyo masakit na din ah. Lalo na kung galing ka ng long ride kahapon. Paano pa kung all the way? Kung one shot. Woohoo! Sarap! Buelo tayo. Gamitin natin to. Oh, diba? Nakatulong. Nasa camp 6 na kami. Last 2 kilometers daw hanggang sa Lion's Head. Konti na lang. Last stretch. Ang haba. Nasa 8 to 10%. Tapos ang last na ng hangin. Ngayon pa. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pahinga daw. Ayun na yung siko eh. Sayang. Dito, tinuro na natin. Sakit na naman. Siya din sa makit eh. Niratrat nyo eh. Facing lang kami. Sayang oh. Hindi ako nakakuha ng tubig eh. Tuloy na natin. Sayang eh. Pag napahinga yung legs natin, mas masakit. Eh, last 300 meters na lang. Tingnan natin kung ilan gradient na ito. Wag lang sana tayong may makasabay. Diyos ko dahil. Ay, ang tarik ng siko. Siko lang naman pala eh. Ayun na eh, oh. Sayang. Pinutol pa. Yan lang pala eh, 14%. Kung kayo guys, ituloy nyo na yun. Apakadali. Charis. Kahingal din. Whew! Whew!
Sayang, no? Siko lang? Hey! Nice! Masakit pa tuon yan! Masaya na siya eh! Oy! Babatingin ba? Oy! Hindi na makababa! Bumaba, Jay? Ay, yung parking? Ah, sige, bumaba muna kayo! Parang ang sarap ahunin lang. Testing lang. Eh, kaso wala naman ang titignan. Ayun, no? Ayun lang. Asan ba daan natin? Baba? Ganyan, di ba? Kurbada. Ayun lang. Pick-upin nyo na kami dito. So, nagsasakay na kami ng gamit. Most likely, mag-freshen up na kami sa accommodation. Tapos, kakain. And total kilometers ng ride from Marikina is 258 kilometers. Pero, 2-day shot. So, hindi masyadong pagod. Shiki pizza. Thanks. Happy birthday. Bye. Birthday ingat. Ride. Nice ride. Nice ride, ate. Bye. Ingat kayo. Good job. Nice ride. Wala. Dead.